Hello guys, good morning sa mga kapwa natin ng FW, sa mga kaibigan, pamilya. Magandang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. It's 8 o'clock in the morning here in Jeddah. Tayo po ay papasok sa trabaho. Patuloy na lumalaban at patuloy na kinakamit ang ating mga pangarap sa ibayong dagat. Sabi nga ay tuloy-tuloy lang, keep moving. And kapit lang, focus lang sa ating target at pasasan ba tayo ay makaka-uwi din sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Siya nga pala dun sa mga bago kong subscribers, maraming salamat sa inyo at sa mga kagaya kong small YouTubers, small vloggers. Tuloy lang. Of course, kailangan natin pagtrabahuan para makamit din natin ang ating target. Medyo malayo-layo pa. Sa mga kaibigan natin, subscribe sila yung channel natin. At pag-pindot na rin ang notification bells at para maging updated kayo sa ating mga futures, videos at vlogs. I-pictures natin next time kung anong mayroon sa Jeddah. Sa mga karating cities nito, anong maganda at ano yung routine natin sa Jeddah bilang isang OFW. Okay. And nakaka-miss na rin ang Pilipinas guys at ilang years na rin, isang taon na tayo hindi nakakauwi or years na almost. Hindi pa rin pwedeng umuwi dahil sa COVID-19 at hindi natin alam hanggang kailan. Anyway, ingat lang tayo, konting ingat at ang COVID-19 ay nandiyan pa rin kahit medyo nag-slow down na dito sa Saudi, pero nandiyan pa rin ang mga kalat na sakit. Tayo po ay mag-iingat palagi. Aliwalas ng umaga mga OFW at nakinit pa rin ang climate po dito sa Jeddah ay ranging 35 to 38 everyday, so huwag natin makalimot ang uminom ng tubig, magbaon ng tubig kung tayo po ilalabas at napakainit po. Ating OFW, keep moving and focus lang sa dreams natin, sa target natin. Again, it's payday again, or sa mga ibang OFW, it's near payday again, malapit na yung sweldo. At advice ko lang sa mga kasama natin at sana ay magtabi tayo kahit unti-unti. Tabi tayo sa sweldo natin at suggest ko, hindi naman siyempre kailangan natin magpadala sa mga pamilya, pero may certain amount dapat natin itatabi at para sa naman sa pag-uwi natin ay mayroon tayong malulukot. Napakahirap experience ko yan dun sa bago pa lang akong OFW. Pag-uwi, one day millionaire, then it's a 30 days vacation, I think 40 days. Pagdating ng 30 days, tinitingnan mo na yung ticket mo kung kailan ka babalik. Kasi nga, wala ng pera. So, sabi nga, advice ko lang, napaka kailangan mag-ipon. Kailangan meron tayong emergency fund. Kailangan ni, sabi nga ni Bro Sanchez is yung kanyang
70-20-10 rules sa savings. Ang ideal talaga mga ka-OFW is we have to save first before we spend. Pero napakahirap, alam natin yan. Kahit sarili ko, hindi ko, napakahirap. Minsan hindi ko nagagawa. Dahil nga may mga unexpected expenses tayo sa Pilipinas na hindi mo inaasahan, lalo na ngayon COVID. May mga members tayo, may mga direct family, may mga kapatid, kamag-anak tayo talagang nangangailangan ng tulong. At legit naman, kailangan natin tulungan. Kasi nga, nawalan sila ng trabaho at may mga pamilya, may mga anak, wala rin pambigas. So, kumbaga, kahit pa paano eh, na napabawasan din yung ating savings. Pero okay lang yun. At sabi nga, it's better to give than to receive, right? Kumbaga, hindi naman, kumbaga, lagi naman tayo nagsishare dun sa mga part ng income natin, dun sa mga unfortunate. Pero iba ngayon eh, iba ngayon talagang maraming, lalo na sa direct family natin, marami talagang in needs at this time. Pero sige lang, at pasasama't makakaraos din at babalik din sa normal. Tsaga lang, sipag at focus lang din. Tayo naman ay napaka-blessed pa rin at tuloy pa rin ng ating trabaho. Yun, napakalaking bagay at napakalaking pasasalamat sa ating Panginoon, sa ating may kapal, at tayo ay may tuloy-tuloy pa na trabaho, tayo kahit pa paano nakakatulong pa. So yun lang mga ka-OFW, at again salamat sa mga bagong subscribers sa aking channel, Boss Joel TV. Paki-subscribe na rin at paki-like sa ating mga videos, at paki-pindot na rin yung ating notification bell so para maging updated kayo sa ating mga susunod na videos. Yun lang mga kaibigan, mga ka-OFW. Keep safe. Thank you. Have a blessed day.